Pagagising ko nga ay nagugas kaagad ako ng plato dahil hindi ko yan nahugasan kagabi. Kaso bigla na lang dumula sa kamay ko tong favorite kong wine glass kaya naman nabasag yan. Kahit nga masakit sa puso ay tinapong ko na nga lang dahil hindi ko naman na magagamit yan. Ubus na nga rin yung tubig sa galon namin kaya naman mamaya bibili tayo ng tubig. At lahat nga ng bagay dito sa parteng to ay ubus na. Wala na rin pagkain yung mga pusa ko kaya naman nagrefill na ako dito sa lagayan nila. At tingnan nyo naman yung pusa ko mga bebekwa. Sabi ko naman sa inyo mas gusto nilang laruin yung basura kaysa sa mga laruan na binili ko. At ako lang ba yung paglalabas magja-jacket pa kahit hindi naman lamig sa labas dahil talaga namang napakainit. Ayoko masunog yung balat ko. Wow, napaka-arte talaga. Kala mo nagpapabelo pa ng balat? Dumaan na nga rin yung basura kaya wala na naman yung mga basurahan namin sa labas kaya naman pinatakpan ko na kay Bugok na Koy-Koy. Lumabas na nga kami para magpa-refill ng tubig at para bumili ng lutong ulam. Mas nakakatipid nga kami sa lutong ulam kaysa magluto kami sa bahay dahil dalawa lang naman kami ni Bugok na Koy-Koy. Simula nga nang bumukod ako ng bahay ay doon ko napagtanto na napakamahal pala talaga ng mga bilihin kaya naman ngayon ay grabe rin yung pagtitipid namin. Bumili nga kami ng buhangin para sa taihan ng pusa at ng bigas dahil wala na kaming bigas. Bumili nga rin kami ng yelo sa katabing tindahan dahil wala pa kaming ref. Pagka-uwi nga namin ay sinaling ko na kaagad yung mga lutong ulam na nabili namin para makakain na tayo dahil kanina pa ako nagugutom. Habang kumakain nga ako dyan ay bigla na lang may nagharana dito sa gilid. Kala mo talaga singer siya. O diba, feel na feel niya pa yung pagkanta. Ganyan talaga yung nangyayari pag nalipasan na ng gutom. Char. Kinabukasan nga, hindi na makapag-antay mga pusa ko sa pagpapalit ng buhangin dahil tumatain na sila kahit wala pang buhangin. Hinaway ko nga rin yung kurtina para pumasok yung liwanag para sa mga pusa ko dahil aalis naman kami. At dahil nga dumating yung pinsan ko kahapon ay meron tayong kasama for today's video. Pagkalabas nga namin ng bahay ay naglakad lang kami pero napagod na rin kami kaagad kaya naman tumawag na kami ng tricycle para makarating na kaagad kami sa SM. Hindi pa nga kami kumakain kaya naman pumunta kami dito sa My Jollibee para kumain na itong spaghetti na may chicken. In fairness naman sa Chicken Joy at sa gravy dahil bagong luto, napakainit pa. Dumaan nga rin kami saglit dito sa may SM department store dahil meron kaming kailangan bilhin. Nakita ko nga rin itong mga pang Team Kahoy na gamit at sobrang nagandahan din ako. Pero kung gano'n siya kaganda, ay gano'n din kaganda yung presyo niya. Pati nga rin itong mga plato at mga mangkok nila ay napakaganda rin. Nakaka-tempt talaga bumili. Pumunta na nga kami dito sa mga sombrero dahil gusto ko bumili ng cup na babagay palagi sa mga outfit ko. Ang unang pumukaw nga sa paningin ko ay ang color pink na cup. Kaya naman sinukat ko pa yan at nagandahan na kaagad ako. Nood ko nga sinukat yung LA na beige na cup at talaga namang sobrang nagandahan din ako. Kaya kinuha ko na rin yung brown. Sabi ko nga kay Aya ay kumuha siya ng gusto niya. Kaya naman tumingin siya dyan sa may mga t-shirts pero wala siya nagustuhan. Kaya naman sombrero na lang din ang binili niya. Dapat nga ay magpapamanicure na rin kaming dalawa kaso ay sumasakit na ang tiyan ko. Kaya naman sabi ko, ihahatid ko na siya sa sakayan para makauwi na ako. Ewan ko ba kasi napaka-wrong timing na itong chant ko kung kailan nasa labas ako dun naman sasakit. Pagka-uwi ko nga, inabutan ko yung pusa ko na binabaldog na si Chikadora. Hindi na nga lumalakad yung nabili nating aso sa perya dahil nanggigil na yung mga pusa ko sa kanya. Bigla naman dumating si Bugok na Koy-Koy para kuhanin yung bago niyang sapatos dahil gagamitin niya yan sa liga. Sinama niya nga rin ako dyan sa pagbabasketball niya at tingnan niyo naman, napakagaling, napakarami nang na-issue. Pero kahit nga nakashoot siya ng marami ay hindi naman sila nanalo. Sabi ko nga sa kanya ay okay lang yan, bawi na lang next life, char. Pumunta nga rin ako sa bahay ni Mami at umorder pa ako ng pizza para meron kaming merienda. Yung araw din kasi namin isusurprise yung girlfriend ng pinsan ko na si Ate Van dahil umuwi siya galing Japan. Nagpaluto nga rin si Kuya Ron ng panghanda ni Ate Van dahil birthday niya ngayon. At dahil nga hindi pa nakaka-uwi si Kuya galing sa Japan ay nag-video call na lang kami para makita niya kung paano namin isurprise si Ate Van. Happy birthday to you! Happy naman si Ate Van sa surprise ni Kuya at happy rin kami dahil napakaraming pasalubong na binigay sa amin. At dahil nga napakaraming chocolate, walang dadaing na may masakit ang ngipin, ha? Kahit ka nakahiga at nasa bahay lang ay pwede tayong kumita dito sa paglalaro ng Phoenix game. Kung ikaw ay naghahanap ng extra income, ito na ang game up na para sa'yo. Favorite ko nga laruin tong racket dahil napakadali lang laruin. Kailangan lang natin mag-bet ng ating pera at tumataas yung value na tinaya natin kasabay ng pagtaas ng racket. Sa parte ngang to ay buti na lang ay na-cash out ko na kaagad bago pa mag-flow away ang racket. Kung makikita nyo ay dyan sa may green button, tumataas yung value ng tinaya natin. 100 pesos nga ang binibet ko dyan at tingnan nyo naman napakabilis tumaas ng value niya at nagta-times 2 pa nga. Nang umabot na nga sa 2009 ang pera ko ay winidraw ko na rin yan kaagad via GCash. Basta i-click lang natin ang withdraw sa homepage at pwede na natin ma-withdraw yan. Para mag-cash in ang pantaya, i-click lang ang wallet sa homepage at pwede na kayo pumili ng amount na gusto nyo via GCash. Sobrang dali lang mag-register dito sa Phoenix Game. Ilalagay nyo lang inyong phone number, password at ang OTP na masisend sa number nyo. Download nyo na rin ang Phoenix Game Now. Meron akong link sa comment section. Mag-shoutout naman tayo mga bebekwa. Shoutout kay Melin Miranda at shoutout kay Mr. James Michael Ehen ng Ehen Laundry sa City Homes. And shout out din kay Kuya Butch Batuaan at lahat ng staff ng Ehe Laundry. Maraming salamat po sa lahat ng support niyo mga bebekwa. Yun lang, bye-bye, stay safe.